ما سربش. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, nakikita nyo na yung aking pulang refrigerator. Ibig sabihin, nasa bahay na po kami. Sa mga lagi na ng videos ko, alam ko lagi nyo napapansin yung background ko kasi mahilig ako mag-shoot ng videos dito sa aming kitchen. And I am very happy because we are safe. Thank you, Lord, kahit sobrang layo ng nilakbay namin. 7 hours. So, nakarating kami kanina ng 2 a.m. in the morning and nakapagpahinga na, nakakain na, and nakatulog na rin kami ng maayos. Pero one thing na hindi ko pa nagagawa, hindi pa po ako naliligo. Pagpasensyahan nyo na. And yung aking pimples, ayan, naguhumiyaw. Sobrang dami nila. Nagpa-party sila sa face ko, pero huwag nyo na lang pansinin. So, ayan, nag-grocery ako kanina. Since ilang araw din kaming wala dito sa bahay, so walang pagkain. Yung inulam namin kanina, fried egg. Pag walang ibang ulam, sa itlog tayo kakapit. So, ganyan din po kami. Pag walang ibang maulam, itlog na lang. Since maraming itlog sa refrigerator. So, yun na lang yung aming inulam. And ayan, yung mga pinamili ko kanina. Etong kumak. Or cockle sa English. Ayan siya. Magluto tayo ng side dish. Magsishare ako sa inyo ng mga konting tips, charot. Feeling professional. Hindi, share ko lang sa inyo para meron kayong idea kung gusto nyo matry ng mga Korean Kemberloo side dish. So, pwede nyong gayahin kung gusto nyo. And meron din tayo ditong cucumber. Since paborito ng aking asawa ang cucumber, dapat hindi nawawala yung pipino sa refrigerator namin. And also, meron tayo ditong zucchini. Pupasensyahan nyo na yung pronunciation ko. Basta, eho back sa Korean, or zucchini, or green pumpkin, young pumpkin, basta ito yun. Ayan. Pwede siyang i-fried with egg, pwede din siyang, ang tawag dun, gisa-gisahin nyo lang with sibuyas, and then konting, eto. Basta, papakita ko na lang sa inyo mamaya, itong sesame oil, basta yan, pwede nyo siyang gisa-gisahin ng ganun. Tapos, syempre, hindi mawawala itong ating noodles. Pag Korean, pagpupunta ng grocery, I'm sure pag uwi ng bahay, laging may noodles. So, ayan, napabili rin ako. Kahit hindi ako Korean, nasanay na rin ako. Pag may nakita akong bagong noodles, ay, matry nga ito. So, pag hindi masarap, ayun, magre-regret. Fine yung pera. Syempre, prutas. So, medyo mura-mura yung ubas. Ayan, bumili tayo ng madami. Hindi ko alam kung masarap, hindi ko pa natitikman, pero mamaya i-judge natin yan. So, yun lang guys, yung aking pinamili. Ah, meron pa pala ito. Itong mantika, ito yung number one ingredients na dapat hindi mawawala sa bahay. Ang mantika. So, ayan guys, magluto na tayo. Medyo papadilim na, and I'm sure mamaya yung mga anak ko, sisigaw na yan, nagugutom na sila. So, ang dami ko pa sinasabi. Let's start. Thank you.
So, isa pa lang yung nagagawa ko, yung cucumber. Time out muna tayo. Tikman muna natin tong ubas. Masarap siya. Masarap siya, pero maasim siya. Maasim. Pag naghuhugas ako ng ubas, guys, nilalagyan ko siya ng konting suka. Hindi ko alam, turo siya sa akin ng biyanan ko. Sabi niya, pag naghuhugas daw ng prutas, halimbawa ubas or mansanas, lagyan daw ng konting suka para daw matanggal yung dapat matanggal na hindi dapat nating kainin. So, ayun. Sabi niya, kaya sinusunod ko and ginagawa ko until now. So, ayan. Masarap siya, medyo maasim lang. Hindi siya maasim dahil sa suka, ah. Yung loob niya talaga maasim. So, ayun. Ayun, parang masarap isaw-saw sa asin. So, mamaya isasaw-saw ko siya. And, ang asin. Langan ko lumabas. Bibili ako ng sibuyas. Naubusan ng sibuyas. So, ayun yung problema. Pag mamamalengke kayo, guys, please, maglista kayo. I-check nyo mabuti yung kusina kung ano yung mga wala para hindi kayo matulad sa akin na hindi naglista kanina, basta na lang lumayas and namalengke. So ayan, wala pa lang sibuyas. So time out muna tayo at bibili ako ng sibuyas. Kailangan nilang maligo since ayan, galing kami sa travel kagabi. So, simula kagabi. Ayan, gabi na naman ulit. Ngayon lang ulit sila maliligo. Nakapagpahinga naman na sila. So, ayan, kailangan ko silang paliguan bago matulog. And, ayan, nilagyan ko rin ng bubbles. Put some bubbles. So, Jua, do you like it? Okay, 30 minutes has passed and ayan, yung ating coco, eto na siya, medyo hindi kita. Pininagawa ko. Medyo, ayan, naglutangan na yung mga dumi. Baka malaglag yung cellphone ko. So, ngayon, ang kailangan natin gawin is ilalagan natin siya sa kumukulong tubig. And then, after that, lalagyan na natin siya ng seasoning. Thank you.
Thank you.